Ang kautusan ng pag-ibig na nasusulat sa ating mga puso, February 13. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Jeremias, Kabanata 31, Talata 33 at 34. Hindi pagpapababa sa kautusan ng Diyos ang pagbawas ng pinakamaliit na antas sa banal na karangalan nito ang nakatalagang gawain sa Kristyanismo, kundi ang isulat sa puso at isipan ang kautusang iyon. Kapag naitanim sa kaluluwa ng mananampalataya ang kautusan ng Diyos sa ganitong paraan, lumalapit siya sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mga merito ni Jesus. Nagaganap ang layunin ng Ebanghelyo kapag natamo ang dakilang layunin na ito. Ang gawain nito sa bawat kapanahunan ay pag-isahin ang mga puso ng kanyang tagasunod sa isang pansalibutang kapatiran, sa pamamagitan ng paniniwala sa katotohanan at maitatag sa gayon ang pagkakaisa at kaayusan ng kalangitan sa sambahayan ng Diyos dito sa lupa upang ibilang silang karapat-dapat na maging mga kaanib ng marangal na sambayanan sa kaitaasan. Sinusubukan ng Diyos sa kanyang katalinuhan at kahabagan ang mga lalaki at babae dito upang makita kung susunod sila sa kanyang tinig at magbibigay galang sa kanyang kautusan o magre-rebelde gaya ng ginawa ni Satanas. Ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng kautusan sa nagkasalang lahi ay upang ang tao sa pamamagitan ni Jesus ay bumangon mula sa kanyang mababang kalagayan at maging kaisa sa Diyos upang mahayag ang pinakadakila mga pagbabagong moral sa kanyang likas at karakter. Kailangang maganap ang pagbabagong moral na ito o kung hindi ay hindi magiging ligtas na tauhan sa kaharian ng Diyos ang tao sapagkat mag-aalsa siya. Sa buhay na ito ang panahon ng pagsubok. Nagmamatiyag ang mga anghel ng Diyos sa pagpapalago ng karakter at tumitimbang sa moral na kalagayan. Natatapos dito ang buong katanungan, masunurin o sumasalangsang ba siya sa mga kautusan ng Diyos? Nabago ba sa pamamagitan ng mga kabutihan ni Kristo ang makasalanan sa mundong ito sa pagiging masunuring lingkod upang maging akma siya makasama sa makalangit na lipunan? Ang kautusan ng Diyos na nasa mga puso natin ay magdadala sa sarili nating mga interes sa pagpapasakop sa mataas at walang hanggang pagsasaalang-alang. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tumatalima sa kautusan ng pag-ibig ng Ama.